What's up mga DIYers? For today's vlog, ang ituturo ko sa inyo paano maghalo ng epoxy primer na pintura. So meron tayong Gilder na brand. So kahit anong brand, pwede kayong gumamit. Mapa Pioneer, Wellcoat, Davies, Spear, Grandmaster, ano pa ba? Basta kahit anong brand, okay lang. Pare-pares lang naman ng Bisayan, tsaka pare-pares lang din ng halo na gagawin natin. So simulan na natin. So ito yung pinaka-common na kulay ng epoxy primer, yung gray. So kahit anong brand, palaging gray ang ibibigay sa inyo. Pero dito kay Gilder, madami siyang kulay eh. Meron siyang yellow, ano pa ba? Basta marami siyang epoxy primer na kulay. Siyempre kung ano yung kulay na gusto nyong i-apply sa inyong mga bakal na pipindurahan. Kasi kalimitan ng epoxy primer talaga pang bakal. Or pwede rin naman sa plywood. Halimbawa kulay yellow, eh siyempre bibili mo na rin primer, mas maganda yung kulay yellow na rin. So ayun, si Gilder, marami siyang kulay, variety na kulay pinagpipilian. Ito naman yung catalyst. Ito yung pampatigas. So kung wala nito, hindi matutuyo yung ating pintura. Or napakatagal na panahon bago matuyo. Ang pinakamura sa market na brand ng primer epoxy, Grandmaster. Sa lahat ng bilil ko. So ayan, 3-port lang ang laman nito. Kasi ito yung 1-port, yung catalyst natin. So ayan, siguro haluin na natin lahat ito kasi baka mauubos naman natin ito sa ating project na ginagawa. Kasalukuyan kasi tayong gumagawa ng loaf bed. So yung hagdan, hindi ko pa nalalagyan ng primer. So haluin nyo lang muna na mabuti bago nyo i-apply, ipaghaluin yung catalyst. So kung hindi nyo naman uubusin lahat, o I mean hindi nyo pala magagamit lahat, okay na nakalahati lang itimplahin nyo. Para hindi sayang. Pero kung halimbawa bukas yung kalahati gagamitin nyo, pwede ninyong haluin lahat. Basta tatakpan nyo lang kapag katapos yung gawin, gamitin. So ito na yung ating primary epoxy. So maghanda lang kayo ng ano, mas malaking lagayan. Kagandahan sa Grandmaster, medyo malabnaw siya. Konti na lang ang ina-add ko na reducer doon. Pero itong Gilder, yung Boysen, ano siya eh, malapot. So ito na yung ating catalyst. Ihalo lang natin lahat ito. So magdadagdag pa ako ng reducer. So yung reducer, kung wala kayong makikita ng reducer, kung walang wala talaga ha, okay lang na siguro gumamit kayo ng lacquer thinner. Pero syempre, meron talagang reducer na pang epoxy. Ano? Puri yung brand nito. Epoxy reducer. Meron kasi ako minsan na bilhan na paint center na naubusan ng lacquer thinner. Ng epoxy reducer. So walang-wala na talaga akong ibang pagpipilian kaya gumamit na lang ako ng lacquer thinner. Pero mas maganda pa rin kung ano, epoxy reducer. So yung epoxy reducer, ang ginagawa ko nito, 1-port lang din. So kaparang ang pinaka ratio niya 3-1-1. So yan. Halo lang din natin dito. Lalo na kung gagamitin nyo is spray paint, mas maganda yung malabnaw. So yun na, yan natin ang kulay ng ating epoxy primer. Malabnaw na. So haluin nyo lang mabuti at pwede na natin itong gamitin. So ina-apply ko to kalimitan sa bakal nga tsaka sa
plywood. Lalo na kapag magduduko finish ako. Yan ang pinakang primer ko. Wires, natapos na tayo sa unang mano ng ating primer. So, depende sa inyo kung gusto nyo yung dalawang mano. Pero bago nyo pahiran na yung ikalawang mano, isandin nyo muna. Ako gusto ko lagi, pag nagpa-primer ako, dalawang mano lagi para talagang makapit. So, yan. So, ito na lang yung pinrimer ko, yung hagdan. Kasi yung mismong loaf bed, sa labas ko na pinrimer yan. Sinecond, tinerd coat ko lang ulit dito kasi nagasgasan nung pinasok namin dito. So, yan. So, basta magmamano ulit kayo ng ikalawang mano, isan nyo muna. Para, kasi hindi may iwasan yan, meron yung mga, ayan yan. Yung parang hindi even yung pagkakapahid. So, sobrang love daw niya pag ganun. So, isasan natin yan para maging level ulit. Bago natin pahiran ulit ng ikalawang mano ng pintura. So, hindi na ako naglatag sa sahig dahil lalagyan ko naman yan ng vinyl tiles. Kaya, okay lang. So, kailangan talaga ng primer. Kahit sa ang aplikasyon ng pagpipintura, mapabakal, kahoy, bato, o ano pa man. Palaging nangunguna lagi ang primer para may kinakapitan yung pintura natin. So yan mga kaya-wires, medyo malapit na matapos ang ating loaf bed project. So yung headboard, hindi ko pa naipipix. So yan. Basta sa pagtitimpla ng ating epoxy primer, kapag mahangin-mahangin, lalo na kung sa labas kayo magpipintura, kailangan mabibisan kasi baka unahan kayo ng pagtigas ng pintura. Kung ganun, magkaganon man, pwede naman kayo maghalo ng reducer para lumab na ulit. Pero kung ang gamit nyo is yung airbrush, napakabilis niyan. Saglit na yung pagpipintura niya. Tsaka, level na level. Kumbaga, kapag magsia-second coat kayo ng primer, kahit hindi nyo na i-sanding, okay lang. Kasi, tino naman yung lalabas sa kanya. Maliban na lang kung napatiin yung tutok mo ng inyong spray paint, eh, magkakameron talaga ng labnaw na tulo. So, kailangan nyo nang i-sanding yun. So yan, para sa mga iba pa nating iba-vlog, please subscribe to my channel. Sa mga hindi pa nagsusubscribe, at click na rin notification bell para maging updated kayo. Salamat sa patuloy na pagtutok sa aking YouTube channels.